Hi everyone and good day. On the way ngayon ako sa isa namin project sa Fairview, Quezon City para mag-site inspection. And update ko na rin kayo sa status ng project and tour ko kayo sa job site. Let's go! This is the project site, owned by my brother and his wife. Bigyan ko lang kayo ng brief information about the project. The project is located at Fairview, Quezon City. This is the vicinity map showing the main road and some landmarks. Location plan naman showing the blocks and the streets of the project location. The lot area is 300 square meter. The building footprint is 116 square meter and the open space is 184 square meter. The total floor area is 183 square meter, 116 square meter for the ground floor and 67 square meter on the second floor. Ito ang perspective view para sa proposed two-story residential building. Ito naman ang front of house. The house is designed in a modern contemporary style. Before kami nag-start ng construction, ganito ang original look ng kanilang old house. The house is more or less 20 years old. Pinagawa nila yung house noong nagsimula pa lang sila mag-asawa. At ngayon, lumaki na ang kanilang pamilya at meron na rin konting ipon. Kaya nag-decide na rin sila magpa-renovate para sa kanilang dream house. Ito at nag-start na rin kami mag-demolish. Para na rin sa approval ng kanilang bank loan. In the span of 1 week, naitumba na namin ang buong bahay. Dito, nag-start na kami mag-layout at maglagay ng markings para sa location ng mga columns. Para mapabilis ang aming trabaho, nag-rent ako ng backhoe for excavation and hauling services. At dahil dito, madali namin natapos ang preparation para sa mga footings at columns. Before the pouring of concrete, kailangan muna ng inspection to make sure na wala kaming nakaligtaan. At nag-request din ang family na mauna muna sila maglagay ng mga pampaswerte daw. Pagkabuhos ng foundation, sumunod na dito ang tie beams. And then, ang columns. O, kaway muna, kaway. O, tama na, tama na. Asa lang, kaway. Ganito ang isa naming paraan sa pagtayo ng poste. At pagkatayo, ay hindi na namin ito pinatagal. Sinundan na namin ito buhusan ng semento. Isa sa features ng bahay na ito ay naglagay ako ng provision para sa underground natural ventilation. Nakakatulong ito sa magandang circulation ng airflow sa loob ng bahay. At dahil ang hangin ay dumadaloy sa ilalim ng lupa, malamig na hangin ang nilalabas nito mula sa pipes.
After namin na-clear ang mga utilities, nagtambak na kami ng lupa at nilatagan na namin ng mga bakal na may kasamang pampaswerte on the side. Ang isa sa importante namin kagamitan sa construction at tunay na maaasahan ay ang aming one bagger concrete mixer. Nabibilis nito ang aming trabaho pagdating sa pagbuhos ng semento. After sa pagbuhos ng slab on ground, ang kasunod agad sa aming schedule ay ang preparation para sa second floor. Sinimulan na namin mag-assemble ng staging at scaffolding gamit ang coco lumber. Si foreman at si leadman nag-start na mag-fabricate at mag-assemble ng mga bakal para sa magiging suspended beams and slabs. Ang iba naman ay para sa carpentry works ng forma para sa runner and sidings. Tamang kaalaman at sapat ng kagamitan ang kailangan para sa mabilis na resulta ng trabaho. Naka-ready na ang graba, buhangin at simento para sa pagbuhos. Inspection muna ulit bago ang buhos. Siguraduhin muna malinis ang bubuhusan at walang nakaligtaan. Kapag ayos ng lahat, pwede na magsimula. Ang methodology ng aming flooring is some part are concrete slab for bathrooms and balcony. The rest is tubular steel as floor joist. Ang bilis ah! Pagdating ng alas 3 ng hapon, break time muna sila. Kaya tambay muna sila sa tindahan ni Aling Dita. Yan! Ayos ah! Thank you! Subukan natin kung talagang ano. Legit! Handa mo ha, baka mapahiya tayo. Ayan na, ginuwitan na. Op! Ayun, hindi nga gumalaw oh. Na-steady sa guwit eh. No? After ng break time, laban uli. Ito na po ang after ng buhos.
Ito ang slab para sa balcony. Biga, mga beams. Ready na, lalagyan na lang to ng tubular for the floor joist. Ito isang biga, talagang nakadesign siya na mas mataas ang level compare sa ibang biga. Dahil kailangan ng headroom para sa stairs, which is dito mo pupunta ang stairs eh. Doon sa may cantilever beam na yun. And then kung mapapansin nyo, meron kami mga ganitong extra rito na pinalawit, dowels. Abang yan para sa dugtungan ng aming angular bar. Hanggang dito muna nagtatapos ang aming video. Please follow my page or my YouTube channel for more videos to come. Thank you and God bless.